Samantala, libo-libo ang enrollee sa ilang public school sa Metro Manila, kaya kanya-kanya silang diskarte para makapagkasya ang lahat ng estudyante. May report si Victoria Tulan. Halos 600 enrollees ang nadagdag sa Batasan Hills National High School ngayong pasukan. Ang 12,293 enrollees noong nakaraang taon, naging 12,871 ngayong taon. Lagi nga itong napapabilang sa mga paaralan sa Metro Manila na may pinakamataas na bilang ng estudyante. 102 students is to one room ang ratio, kaya hinati ang ilang classroom para magkasya lahat ng estudyante. Dalawang shift ang klase, sa umaga at sa hapon. Handang-handa na ang ating mga paaralan dito sa Quezon City. Since last week, nagmi-meeting na ang ating mga punong guro at mga guro. We have enough chairs, enough din naman ng teachers. Although ang aming classroom, mayroon kaming rooms na naka-partition. But of course, na-reduce naman namin yung class size. Plano raw ng DepEd at lokal na gobyerno na magtayo ng mga bagong buildings sa naturang paaralan. Lalo't inaasahan nilang darami pa ang mga estudyante nila sa mga susunod na taon. Naglagay rin ng CCTV sa ilang bahagi ng campus bilang dagdag seguridad. Naghihintay rin ng school building ang Amado V. Hernandez Elementary School sa Tondo, Maynila. Halos 2 taon na kasi ang nakararaan mula nang masunog ang isa nilang gusali, pero hindi pa rin ito natatayuan ng bago. Kaya may mga estudyante ang nagtsatsaga pa rin sa makeshift classrooms. Ang isang classroom nga, sinakop na rin ang stage. Ang problema, pag umuulan, binabaha ang bahaging ito ng paaralan. Kaya naglinis daw sila ng kanal para hindi gaanong bahain ang lugar. Kanya-kanyang gimmick naman ang mga paaralan bilang pampagising sa kanilang mga estudyante. Sa Rosa Susano Elementary School sa Novaliches, Zumba ang kanilang morning exercise. Maganda rin daw ito para maging fit and healthy ang mga estudyante. Importante rin na health conscious ang mga magulang pagdating sa baon ng mga bata. Paalala ng ilang doktor, paghiwalayin ang ulam at kanin dahil mas mabilis itong mapanis kapag magkahalo. Kapag bagong luto naman ang pagkain, pasingawin muna ito bago isara. Victoria Tulad, GMA News.